Siguro isa talaga doon yung medyo mapapanish nga sa Lindy Paper, naging dalawang melee doon sa kalaban yung Enchantress sa saka itong punch. Yeah, grabe yung slow doon eh. Diba may slow rin yung second skill ng Enchantress, tama? Oh, pero din kasi iniisip ko eh, like may timing naman yung Tiny and Legion Commander. Like they can actually deal tons of damage at some point na pag na-heal ni Ponyo yung at least level 2 ng kanyang Avalanche, 'di ba? Plus Legion Commander, pero ito na nga yung harassment. Syempre Dawnbreaker, napakasakit sa lane mga kaibigan. Pero Ursa Warrior will fight this out. Boxing mga kaibigan, pero makakuha ng first blood is yung side ng Atlantis and that makakuha ng easy peasy kill. Oh, tingnan natin, pinagpaplanuhan nila Ishii. Natin yung damage kami sa Ursa Warrior. Di man umabot dito yung duel, pero successful sila. Nag-brought down yung patch, always down. At si Mavis dito, good thing for him. Carlo tipping out here in the bottom style. Ups, Astral Step. Rito ni Krish. Gusto ba nilang bigyan itong si Mango Rose? Solar Guardian in. Book going down. At si Mango Rose is dead into this game. Dalawa yung napikot nga nilakabarat dito ni Yowie. At syempre, merong mobility si Wala pa rin creep wave na magpa-flow in. Habang yung Void Spirit, ha? Gina G rito si Krish. Oh. Hindi nila na-anticipate yun. They did have vision, pero tika, kalalapag lang yata nun. Pick ng Enchantress na gusto manalo sa lane. Pero ito na nangyari. Nakapag-farm pa siya. Pero dahil din sa may word nila sa triangle, sinasabi ni Ishii kanina na mangyayari itong mga kaibigan. So they found itong Ursa Warrior. The coil will break. Pero ang tanong is, kaya ba nila patayin itong si Bok? WS, once itong duel mga kaibigan, there's the Avalanche to Scopo. Plus yung Illuminate. Delikado pa ang buhay dito mga kaibigan. Ay, kulang yan. Kaso nakapag-disseminate into the low ground, so wala nang mabibitaw na skin itong side ng Atlantis. Makakapulas, makakatakas pa nga itong side ng TNC. Kapag hindi pa sila mas nag-dominate pa, hindi pa tumaas yung network sa mga susunod na minuto. Medyo kalungkutan yata yung mangyayari, pero si BDC, napatay. Kaso meron naman trade kill si Yowie, no? Flow ng ating game, medyo na-dominate nga rito ng TNC. Kasi yung KOTL, grabe naman dito yung trips ni Mavis. So, nice scouting. Touch, pero wala kayong damage. Yeah. Inisip ko kung ano yung... ang bilis naman ni Kinlik. Ayun. Okay, BKB next item. Yeah, it's really important for Ursa. I mean, yes, meron kang press of the attack. Pero sa teamfight, ayaw mo naman kay Enchantress. So, labatin naman natin. Finally, nakakuha na nga ng first duel damage mga kaibigan. Pero meron BKB si WS. Medyo nabigla si Yowie. Grabe, ba't ganun yun? Ba't ganun yung nanonog big ball? Ba't ganun yung pag-control? And Krish coming in. Silence for the pop. Pass yung burst. Damit ko sa may Sky and Flames. Pero here comes the side of Atlantis. Yun lang. Push forward. So, tatlong big heroes yung kanilang na-pick up kapalit ng isang pack. Pero ang kulit lang ng pig pole, ha, pag ginamit pa. Actually, kung level 3 na yung duel mo, mas malaking damage yun yung makukuha mo. So, even better. Radiant Oscar. Tignan natin na kung paano nila magagawa. Pero si WS dito, they're under the smoke. Okay, here comes the duel. Si Pylo kasi the target. Solar Guardian, Bok coming in. Pero na-control nila si Krish. And two heroes are dead. Si Bok dito with the Celestial Hammer. He can't go to the high ground. At yung kanilang Dawnbreaker might go down. Na-control, silent. So nakapag sa lockdown ng TNC. Hop, huli siya! Ako, kasi meron BKB. He can turn. Ito si Mango Rose. Pero kita naman tipingin kaga dito, ha. May enchantress na sa baba, pero lacking yung catch. Ito na nga yung responde, ha, for the side of Atlantis. Counter go for them. Yowie advancing in, giving yung vision. Meron bash! Nabash itong si Yowie, mga kaibigan. Merong dismember na doon. Legion Commander duel dito kay Bok. Grabe kung sino unang bibigyan at sino unang mamamatay. Okay, Aegis Aspect Rock. Delegado ang buhay rito ni Bok, mga kaibigan. Ibang yung kanyang Solar Guardian. Kaso, he is down. He is dead. And they're chasing itong si WS. Ursa Warrior is also dead. Pero nice hukamim dito kay Yowie. Sa 242X KOTL dito. My bigan. Okay. So dagger for stuff for this Tiny. Pero alam ng TNC kung ano yung pwedeng mangyari, ha. So smoke bait si Mavis, pwede. Sinuuna magbe-bait pero parang naamoy yata nila kung saan ang pwesto rito ni Yowie. Oh, duel para kay Bok. Dati ko mabigyan. Skyrat Page, papin yung kanyang ultimate kasi na-reveal yung kanyang pwesto. My bigan, nandun yung Dream Coil. Okay, Carlo might go down dito sa may jungle and they're finding another target, which itong si Mavis. Pero yun siya, naging successful rito yung gang. And smoke play at triple kill, lahat yun nakuha pa ni Mango. Makapag-survive yung iduduel rito ni WS. Kasi ito na nga, yung jump in. They will hop on dito sa may KOTL. And dalawa yung mga silent kaibigan. Here comes the duel na binibigyan ito kayo. Yo, and Yowie will go down. Bok might be the next into the menu. Here comes the Willow Kiss. Bok with the Starbreaker, nandun yung immunity. Mango Rose halos kulit. Mabala pa ba yung buhay? Pero thanks to the Illuminate, plus yung control ng Willow Kiss. And another triple kill para dito kay Mango Rose. Although nag-buyback itong Tiny for the side ng Atlantis.
play. Ayaw na nilang palabasin ito ang side ng TNC. They have yung ward plus yung control sa may Lewis. At magbibigay pa nga ng double damage ito si Mami. Starbreaker in at extended immunity back with the BKB. So si Yowie pa pala yung na-pick up ng mga kaibigan. And Krish is next in dito sa may menu. There's the solar bind for amplification. And Krish buying back into this game. Mango Rose medyo kalahati yung kanyang buhay, rather 1/4, kasi okay lang. He has yung kanyang Aegis of the Immortal. They pick up itong si WS. Sama merong return kill for the side of TNC. Silence for the pack. Urso Warrior advancing in. And Mango Rose, grabe. Winasiwas, kinalmot ka. Ganyan dalawa dun sa may backlines. Kalmot-kalimot yung inabot yung dalawa dun sa may likod, Ishi. So isang mabilis for Mango Rose. And still, meron sila dito yung Aegis of the Immortal. So walang takot itong isang Urso Warrior. Yeah, like kita mo, umpisa pa lang nung laban kayo na, yung habang nakasmoking TNC. Ah, so, pwede nila makasalubong isang Ursa Warrior na merong double damage, merong nullifier, merong basher. Pero do, unang lapag muna. So, Vision or the side of TNC. So, they wanted the Ursa Warrior na walang inis ng Immortal. Makaibigan, can they burst down itong Ursa Warrior? Ibang sukan niyang ultimate. Oh, we will go down. Medyo mali sila ng liga na pinasukan, mga kaibigan. At itong NCNC, pwede na yatang ma-wipe out and they might call TV after this one. Pero nag-buyback pa rin ito si Bok. Uy! Mukha po puso pa yung kanila. Nag-buyback pa eh. Wala nang buyback yung ibang team lineup ng TNT. So, I'm not sure what is the plan. Ayun na. Tinaapak lang sa TNT. Pero taas ng ating skill score, 58 yung total kills. Dominated ng TNC game 1 pero Atlantis pa rin nakakuha ng ating first game. Yeah. I think that for new updates and highlights on your favorite Dota games both locally and internationally, don't forget to subscribe on Kuyanik YouTube and Kuyanik Facebook. Also, don't forget to hit the notification bell. Lastly, don't forget to like and share the video. See you.